Hello, good afternoon. Magandang araw. Meron akong ginagawa, isang CRT TV na China TV din. At ang kanyang problem ay ganyan. One line horizontal, pero sa unang pagbukas ng TV ay normal siya. Tapos pag uminit ay ganyan siya. Pero maraming reaction yung screen bago lumabas yan. Okay? So ipapakita ko sa inyo, sana makatulong to sa mga pinapangungot ng ganitong trouble. Siya nga pala, ito po si Andy Rabino, TV Tech. Meron akong pakiusap na sana huwag naman i-skip yung ating ads. At pag-subscribe na rin ang aking channel. At pa-share sa iba na gustong matuto at may ganitong trouble na hindi masolve. So sana'y panoorin nyo ito ng buo. Kasi nasolve ko na ito, ibinalik ko lang para makita nyo. Okay? So ito, dito tayo sa ating tester. Gumamit tayo ng digital para makita yung number actual sa ating tester. So ang problem na yon, yung vertical, akala ko yung vertical IC sa vertical stage. Pinalitan ko ng vertical IC, wala pa rin. Ganyan pa rin siya kasi overheat yung aking unang conclusion or finding sa cause of trouble. Overheat nga siya, pero hindi sa vertical IC. Kasi nagpalit ako ng vertical IC, ay ganun pa rin. Nag-check ako lahat ng pyesa sa ating vertical IC, mga kapasitor, ceramics, mylar, resistor, wala. Lahat, all clear and good. So replace the suspected parts by a new one is another technique. So nag-replace ako ng IC sa ating vertical IC, ay ganun pa rin. At sumakit ang ulo natin sa paghanap ng trouble. Okay? Ang ganitong board, China TV board, ay nangangailangan ito ng supply sa ating jungle IC. Ito yung ating jungle IC. Kahit masilaw, hindi makita, ipapaliwanag ko lang. Itong dalawang transistor na nilagay ko dito kasi nasa ilalim yan, nasa taas yan. Ito yung nagproproduce ng 9 volts or 8 point something, at ito yung nagpo-produce ng 5 volts or 4.5 to 5 volts papunta sa ating tuner, papunta sa ating jungle IC. Yan yung tagos niya. Ito lagay natin sa ohmmeter or sa buzzer mode. Ipapakita ko sa inyo ito mula dito, ito sa pin na sa emitter ng ating transistor na may number siya na C2383. So ito, ayan o. Tingnan nyo sa ating tester, hindi makita. Okay. Lipat natin dito. Lagay natin dyan. So naka buzzer mode tayo. Dito tayo sa base. Ito yung base, papunta dito yan. 9 volts. Tapos itong 5 volts ay dito yan. Tatagos yan dito sa ating tuner. Okay? Yan siya. Diba? Sa tuner, papunta sa ating jungle IC. Dito. Yan. Okay? So, naka-zero siya. Papunta yan dito. Ayan o. Sa ating jungle IC. Tapos, nagsanga yung circuit, papunta yan dito. Yan. Ito, sundan natin. Ito. Okay. Ito siya. Okay. So, dalawang pin, yung 5 volts, papunta sa ating jungle IC. So, nagsisingle line siya kasi yung vertical oscillation niya mula dito sa jungle IC papunta sa ating vertical IC ay nawawala kasi mababa na yung supply. Ganito yon. Tingnan natin, lagay natin sa ground yung ating test probe na negative. Yan, naka-negative na tayo. Tapos, saksak natin, lagay natin sa voltage. Yan, naka-volt tayo. So, switch natin. Sa unang pagka-plug-in, meron tayo ditong 5 volts maximum, 4 point something at 8 point something. Okay, tingnan nyo. Ayan o.
Yan. So meron tayong 3.6. So pag ganyan, wala yang tao. Yan. Wala yang signal kasi mababa siya, 3.8 lang. So dito, meron tayong 8.2. Tapos ayan oh, lumalabas yung tao, yung signal. Tapos nawawala. Ayan. So yan yung supply sa ating tuner. Ayan. Yan oh. Supply sa ating tuner na 3.9 na hindi yan 3.8, 3.9. Oh, ayan oh, fluctuated siya. At nawawala yung signal. So ayan. Hanggang sa, ayan, magiging one line siya. Yan oh, tingnan nyo. Yan. Ganyan yung nangyayari pag nag-iiba-iba yung, ayan. I-monitor natin yung ating 5 volts. Tingnan nyo na lang dito sa 5 volts ako. Ayan o. Oh. 3.7 yung supply, 3.5. Nagwa one line siya, 3.3. Ayan, tingnan natin. Mabuti. Ayan, walang kukurap. Tingnan nyo. Ayan, sa tester natin, 3.2. Ayan siya. Okay. 3.2, nakamonitor ako dito sa ating 5 volts. Ayan. So, ayan yung kaganapan. At yung supply sa ating tuner ay mababa na. 3.2 din. Kasi dito yan galing sa base na merong 3.1, 3.2 fluctuated. Ito siya, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. 3.8. Pag 3.8, bumubuka siya, walang signal. Pag 3.3 pababa, ay nagwa one line na siya. Okay, ayan. Tapos tingnan natin sa ating tester, ayan o. 3.8, meron pa siyang deflection or nagbumubuka pa yung screen natin. Tapos, pag nag one line ay 3.3. Ayan siya. So, bangungot yan kasi yung pagdudahan natin ay vertical stage. Pero yung problem is dito sa supply ng ating mula sa ating chopper may supply diyan na nagpalabas ng isang 8 point something or sa diagram niya ay 9 volts tapos yung isa ay 5 volts. So ganyan yung naging resulta sa screen kasi mababa na lang yung voltahe. Sa unang, uulitin ko sa unang pag-plug-in ay nagkaroon tayo ng normal na voltahe. Kaya normal yung makikita natin sa ating screen. Okay, bunutin natin. Ulitin natin yung pag-demo. So, yan. Hindi ko na patagalin kasi kahit ano, nakita na natin na yan yung problem. Bumababa yung supply natin dito. Papunta sa ating tuner, papunta sa ating jungle IC. Mula dito sa dalawang transistor na nagre-regulate ng supply sa ating 9 volts at sa ating 5 volts. Papalitan ko yan ngayon, dito ko rin ilalagay para makita ninyo ang aking gagawin. Okay? Para hindi nyo masabi na nagmamagic tayo. Ito. Tapos, ito yung sa 9 volts. Lagyan natin ng marka kasi yon yung ating basihan. Ito yung may guhit, lagyan ko ng guhit. Ayan, yan yung sa 9 volts. At yan yung 3 volts yung walang guhit. Ngayon, ilalagay ko ito kasi naghanap na ako para madali ang aking video na maipaliwanag. Naghanap na ako ng parts na ipangpalit. Yan. Tapos, ito yung isa. Lagay natin dito. Dito lang muna. Magkaiba silang number pero pareho lang din sila sa magkaibang brand. Pareho lang silang or ginagamitan. So ngayon, dito na tayo. Ayan yung dalawang transistor na nireplace ko dito sa dalawa na nandito. Ito yung dalawa, you know. Tapos ito yung dito ko muna ilalagay para sa pagdemo ng ating ginagawa. Titingnan natin dito. Sa voltahe, titingnan natin doon sa screen kung may tao at full screen at kung ilan ang voltahe na lalabas mula dito papunta dito. Okay? At papunta sa ating tuner. Ngayon, plug in na natin. Ayan siya oh. Nakamonitor tayo dito sa 5 volts. Tingnan natin sa ating tester. Ayan. Meron tayong 4.8.
Yan. Tapos merong picture. At maghintay tayo ng ilang minuto kung magpa-fluctuate. Tapos ito sa tuner natin, meron tayong 4.8 din. At dito sa pangalawang paa or pang isa, dalawa, tatlo, apat, pang limang paa, ayan. Kasi may dinaanan. Okay, dito sa isa, ayan, 3.2. Para sa ating tuner, 4.8, papunta siya dito. Okay, ayan, 4.8, tapos ito pala, ayan, 4.8 din. At doon sa isa ay 4.8 din. Okay, 3. Yung sa isa siguro. Ayan, okay. So, hindi na natin tutusukin. Hayaan na natin siya. Mag-observe tayo kung lalabas pa yung trouble. So, yun lang yung ginawa ko. Nahirapan din ako. Aaminin ko yan kasi kaya ko nga ibinahagi ito. Kasi ako nga na matagal na sa gawaing ito ay nahirapan din kahit marami na akong na-encounter dito. Minsan nakalimutan din kung alin sa, hindi naman palagi na ito ang trouble. Pero dahil mali yung ating akala na vertical stage, yung pala ay hindi. Kasi pag nag one line siya, hindi nawawala yung 24 volts. Nawawala lang siya ng output na easy 5 volts dito sa ating vertical yoke. So kaya nagsisingle line siya. And then, nawalan yung signal. Ang ginawa ko dyan kanina ay hang ako ng tuner. Tapos, nakakonnect pa rin sa IC. So, walang signal, syempre. Pero, one line pa rin. Tapos, nung dinisconnect ko yung pin papunta sa ating IC, sa dangle IC, ay lumabas yung 4.8 volts. Tapos, idinikit ko na lang sa pagdiin ng aking tester, ng test probe, ay ayun, nag full screen, walang signal kasi walang connection sa tuner natin. Tapos, nung iniresolding ko, uli, reconnect ko yung tuner at yung IC, lumabas yung signal. Tapos nung na-observe ko, ay pag uminit pala, ay ganun ang nangyayari. Kumukurap-kurap, nawawala yung picture, pati yung sound, tapos may puti-puti. Tapos, ayun, pag dumating na sa 3.3 pababa yung supply, ay nagwa one line na siya. Pero, pag binunot mo, palamigin mo muna, babalik sa dati, nagpo full screen, may signal, may sound. Pero, pag uminit, bumabalik sa kanyang problem. And then, mas habang mainit pa, pagkabunot, ibalik mo plug in, full screen. Pero, balik ka agad sa trouble, sa one line. Ibig sabihin, overheat. Dahil habang mainit pa yung mga parts dyan na affected sa ganong trouble ay nagkaganon yung kanyang reaction sa screen. So pag pinatagalan kong palamigin, matagal din lumabas yung problem. So sa ganitong sitwasyon ng ating repair, kung pira-pira lang, pagkapalit natin ng vertical IC at nag full screen, takpan kaagad, i-release, hindi tayo mag-testing. So, magbabackjab yun kasi pagdating sa kanila, gagamitin nila ng matagal yun. So, ibig sabihin, mag-testing tayo, patagalin natin. Ayun, habang nagkukwento ako, nagsasalita, nakikita nyo, hindi na nagwa one line, ayun, hindi na, tuloy-tuloy na yung kanyang picture at tuloy-tuloy na rin yung paglabas ng signal at saka yung ating 4.8 volts ay hindi na nagpa-fluctuate. Tapos yung ating 8.3 volts ay stable lang. Ayan o, ayan, yung 0. yung gumagalaw pero normal lang yan kasi nag-iiba-iba yung kulay. So, nag-iiba-iba yung kanyang tinatawag natin na frequency. Kasi tinatawag na nga AFC, Automatic Frequency Control. So, pag nag-iiba yung kulay, nag-iiba yung kanyang frequency, nag-iiba yung voltage. Pero konti lang naman yung nababawas. At sa ating 4.8 ay stable na siya. Yung sa dulo, malayo na yon. Ito lang dalawa yung whole number and decimal point. Yun lang yung binabantayan ko ito. Pag malaki yung bawas, kasi 0.1, magiging 0.7 na siya. Okay?
So steady na siya. Kaya siguro solve na itong problem natin. Sana makatulong ito sa iba na binabagungot. Ulitin ko, yung kanyang problem ay sa unang bukas ay okay siya. Pag uminit ay kumukurap-kurap, nawawala yung picture, bumabalik. Parang walang 30 volts sa tuner natin. Tapos hanggang sa mag one line siya. So ang importante sa ating pag troubleshoot ay may voltage reference tayo na babasihan kung tama ba ang boltahe na kailangan o hindi. Kasi kung wala tayong reference na boltahe sa bawat sirkuito ay hindi natin alam kung fluctuated, normal or abnormal yung mga boltahe na sinusupply doon. So kung meron tayong basihan, malalaman natin na kapus yung boltahe kasi yung kailangan ay 4.8 or 5 volts. Tapos 3.3 na lang, so kulang yun. So yun yung nakikita natin sa ibang mga vloggers, sa ibang mga technician na importante may data tayo ng mga voltages sa bawat circuit para malaman natin kung tama ba o kulang na yung supply na pumapasok doon kaya nagkakaproblema yung operation ng ating circuit. So ganito lang yun yung ibinabahagi ko. Sana malaking maitulong nito sa lahat ng mga nagkakaproblema ng vertical one line na hindi masolve-solve at humihingi ng tulong sa atin sa group chat. So nagkataon lang na ang trouble na ito is related to a vertical single line horizontally. So suspected is vertical stage, but hindi ito vertical stage ang problem because nagpalit ako ng vertical IC, nag-check ako ng lahat ng piyesa doon sa vertical stage. Wala akong nakitang trouble, pero nagpalit pa rin ako ng vertical IC para ma-sure ko kung vertical IC nga ang nag-overheat. Ngunit wala pa rin, ganun pa rin. So nag-voltage monitoring na ako. So dito ko napansin na yung voltahe dito sa papunta sa ating tuner, papunta sa ating jungle IC ay bumabagsak siya. Pag bumagsak, nagka-single line. At ngayon, nasolve na natin. Matagal na yung pagkukwinto ko, pero hindi pa rin nagwa-one line, hindi nawawala ang picture, at steady pa rin yung ating 4.8 volts. Okay? So, ang problem na iyon, kailangan natin isolve sa voltage checking kung normal. Pero dapat meron tayong data kung ilang voltahe ang kailangan ng bawat circuit para ma-sure natin na tama na or kulang pa yung supply na pumapasok. So sana ay makatulong ang video na ito at huwag kalimutang i-subscribe ang aking YouTube channel. Please share sa lahat ng mga kakilala ninyo ng mga CRT, technician gumagawa pa ng mga CRT kasi kailangan ito kaya ko kinuha na ng video. Kahit na-solve ko na kanina, ginawan ko pa rin ng video, binalik ko yung sira at pinalitan at na-solve na, na-testing ko na, so good na yun. Kaso, ibinalik ko yung parts na sira para maipakita sa inyo kung anong nangyayari kung ito ang gagamitin, yung original niyang parts na nandito. Original din yung ikinabit ko, but ito po yung tinatawag na genuine parts na dito galing na tinanggal ko dahil ito ang nagka-problema. Dahil sa pag-check natin ng ating tester, ay good naman siya. Walang leakage, pero nag-overheat. So, ibig sabihin, during the operation sa ating circuit, ay humihina siya at nasisira. Pero pag malamig na hindi ginagamit, ay good siya. Yun yung mga tinatawag nating bangungot na problem. Sanay, kahit mahaba ang video na ito, mahaba ang kwento kasi nagbe-breaking pa ako, nagtitesting para maipakita ko sa inyo na yung ipinalit ko ay yun yung solusyon sa problem na iyon. Kasi matagal na pero hindi pa rin nagbabago yung picture natin. So hanggang sa muli, hanggang dito na lang yung video ko. Sana'y hindi kayo magsawa sa panunood sa aking mga video at huwag nyo akong talikuran or iwanan na suportahan ng aking channel dahil maghahanap ako ng mga bangungot o mabibigat na mga problem at yun yung i-upload ko. Kung mabigyan tayo ng pagkakataon na makahanap ng mga mahihirap na trouble para makatulong. So ito yung mga problem na minsan kahit tayo na matagal nang gumagawa ay nahihirapan din. So again, para sa lahat, thank you so much and God bless. More power, mabuhay ang Pinoy Tech Vlogger, mabuhay ang PTV. Lalo na sa mga matulungin natin na mga kasamahan, patuloy lang po sa pagtutulong sa ating kapwa na nangangailangan. God bless at mabuhay kayong lahat. Ito po si Andy Rabino TV Tech, nagsasabing, baboo!